Ngayong umaga ay magpapatuloy. Ngayon po ang umaga ay ating pasisimulan ang bagong serye ng ating pag-aaral na patungkol po sa na may pabagat na supernatural love. Okay? Ang ibig po sabihin niyan ay higit sa karaniwan, yung pag-ibig. O kaya naman na ay kahima-himalang pag-ibig na iniukol ng Diyos sa atin. Ang paksa po natin ay matatagpuan natin sa unang Pedro chapter 1 verse 22 to 25. Para po sa inyong kalaman ay sinisimulan po natin ang expository preaching o message sa magitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa book na sinulat ni Pedro. At nandito na nga po tayo sa talatang 22 hanggang 25. Hayaan niyo po na basahin ko at kung pwede naman kayo sumabay sapagkat nire-record po yung ating mensahe para sa iba na hindi makarating o nasa ibang bansa o kung sino man ang gusto nyong bahaginan o kayo mapagpala sa ating napag-aralan. Kaya babasahin ko po sa verse 22, sabi po, "Ngayon malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari sa inyo ang tapat na pag-iibigan. Bilang magkakapatid, naway maging maalap at taos sa puso ang iyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang hindi sa magitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak, nito ang lahat niyang karikitan. Ang damo'y nalalanta at kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito ang magandang balita ipinangaral sa inyo." Okay. Ito po ang salita ng Panginoon. May isang Bible scholar ang siyang nagkwento tungkol sa katotohanan. Ang pangalan po niya ay si William Bidder Wolf. Okay? Siya po kwento tungkol sa isang insidente ng isang construction engineer, okay, na siya po ay nag-inspect ng building at doon po sa scaffolding na meron pong 3-story high. Ibig sabihin, pag 3-story po ay, isang story po ay 10 feet. So, 30 feet po yun. Umakyat po siya yung engineer at habang po siya nag-inspect ng kanilang project, siya po ay nadapa at nahulo po. Okay, imagine ninyo, no? From third floor, ay nahulog siya. Buti na lang, meron isang construction worker, nakita siya, pabaksa. Alam niyo po ba ginawa? Ayon sa istorya, sinambot po ng worker na ito, yung engineer. Alam niyo nangyari. Buhay yung engineer at konti lang yung galos. Pero yung lalaki na sumambot sa kanya, ay bali-bali ang kanyang buto. Simula noon, sa kanyang paglalakad ay talagang nakakaawa po siya. Nabalda po siya. Okay? So, yun po ang nangyari sa nangyaring yun. At dumating po yung time na itong lalaking ito na sumambot sa engineer ay in-interview ng isang reporter. Ano ginagawa ngayon ng taong iniligtas mo? Okay? Alam niyo bang sagot ng baldadong lalaking ito? Ito po ang sagot niya. Sabi niya, "Well, he gave me half of everything he owes." Okay? Parang si, ano, si Zaccheo. Kung ano yung kalahati ng kanyang kayamanan, ibinigay sa lalaki sumabot. Okay? At pangalawa, binigyan niya pa ako ng share sa business. May construction business siya. May share pa siya. At hindi niya ako pinagkulang sa anumang bagay. At talagang lagi siyang concern, araw-araw, at nakakatanggap ako ng token of remembrance o pasasalamat. Mga kapatid, ito po ay isang kwento ng utang na loob ng isang tao na iniligtas ng isang ordinaryong tao. Utang niya ang kanyang buhay. Okay? Sana maintindihan natin, katulad din tayo bilang mga Kristiyano, malimit ay nalilimutan natin na tayo ay iniligtas ng isang Diyos na nagkatawang tao na namatay sa cross at lahat ng impact nung tayo pabaksak dahil sa kasalanan, siya ang naghirap. Pinarusahan siya, binugbog, diba? Dahil sa ating mga kasalanan.
at siya ay pinarusahan hanggang sa siya ay mamatay. Ang nakakalungkot, mga kapatid, nalilimutan natin magpakita ng utang na loob sa nagliligtas sa atin. Yan po ay makikita natin ang istorya ng pagpapasalamat, pagpapakita ng paghahalimbawa, ng pagpapakita ng utang na loob sa ating Panginoon na siyang sumambot sa ating nahulog na kaluluwa. Siya yung tumanggap ng bigat ng ating mga kasalanan at para magkaroon tayo ng kagandahan sa ngayon. Okay? Kaya ito pong pag-aaral natin sa 1 Peter ay binigyan po ng panimula na tungkol sa discussion ng salvation. Okay? Patungkol po sa kaligtasan ng tao. Okay? At yan po yung makikita natin sa verse 1 to 12 ay makikita po natin i-discuss po ni Pedro ang patungkol sa kaluwalhatian ng kaligtasan. Okay? Reviewin nyo na lang po yung ating unang mga sermon. Sumunod, sa 13 to 21 ay binanggit din naman niya ang patungkol sa pagpapasalamat nga po sa pagtugon natin sa kaligtasan. Okay? Yung po ngayon makikita natin katapos tayo niligtas ng Panginoon ay dapat tumugon po tayo ng pasasalamat. Kaya ano po yung una na makikita na how we respond to God, paano tayo tutugon o magpapasalamat sa Diyos? Okay, yun po ay nakita natin sa verse 13 to 21. Ang una nga po ay magkaroon tayo ng blessed hope. Okay? Umasa tayo sa Diyos. Okay? Pag sinabi niyang ililigtas niya tayo, pinili niya tayo, bago pa nilikha ang mundo, asahan natin yun. Okay? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam natin ang istorya ng 1 Peter. Marami sa kanila ay pinapatay, di ba? Pinepersecute. Sinusunog, kita niyo. Pero hindi po sila nawala ng pag-asa. Kaya yung mga nabuhay, ng mga mananampalataya na sinulatan ni Pedro, magkaroon kayo ng pag-asa. Di ba? Ang hirap kasi niyo, yung parang kami ganito. Sumunod kami sa Panginoon, pero pag pinagpapatay kami, takbo kami ng takbo. Kasi niyo. So yun ang gusto ni Pedro na maging attitude natin, magkaroon tayo ng pag-asa sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Hindi tayo talunan. Okay? Pangalawa ay tinuturuan niya tayo na maging holy. Sapagkat ang Diyos ay banal, ang tumawag sa atin ay banal, dapat tayo magpakabanal. Ibig sabihin, habang nandito pa tayo sa mundo na ito, huwag tayong magpakasama. Yung iba kasi, ginawa niyo ito, masama kayo, gagantihan mo na masama. No. Ang holiness, magiging kaiba tayo. Kung masama sila, tayo hihiwalay. Hindi tayo magaya doon. Kasi bakit? Sa langit kasi ay holy. It's a holy place. So, dito pa lamang, dapat magpakabanal na tayo. Tama? Kasi pagdating sa langit, gustong-gusto ng tao pumunta sa langit, pero ayaw nila ng holiness. Boring yun, di ba? Ngayon yung ibang mga tao, ayaw pumunta sa church, ayaw pumunta sa ano, boring dyan. Ayaw ko ng holiness. Okay? So, yan po ang dapat kung ikaw yung mananampalataya, iniligtas ka ng Panginoon, pakita yung holiness mo kay mahal. At ang pangatlo ay i-honor natin ng Panginoon. Bigyan natin siya ng karangalan habang tayo nabubuhay. Okay? At ang pangalawa sa ating pag-aaral ngayon, sa verse 22, he calls us for a second response, pangalawa, a response toward others. Okay? Kung ikaw iniligtas ng Panginoon, umasa ka sa kanya, mamuhay ka ng kabanalan, i-honor mo siya. Pangalawa, tratuhin mong maayos ang iyong kapwa. Okay? So talagang makita natin yan na paano yun? Ano yung sinasabi ng Biblia? What is to be our response to one another? Ano yun? Okay? Kagaya sa inyo, maging sa Diyos, magkaroon tayo ng ano? Ng hope, holiness, and honor. Sa kapwa nating mananampalataya, magkaroon tayo ng ano, sa verse 22, sabi niya, fervently love one another. Okay? Taintim, tauspuso, tapat na pag-iibigan, hindi plastic o pakitang tao. Okay? So, yan po ang makita natin na sinasabi, love one another is an old age command. Matagal na po yan na sinasabi sa Biblia. Okay? Matagal na pinapangaral. At ito po nga yung mga talata na makikita po natin, sabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 27, sabi niya, love the brotherhood, mga kapatiran. Sabi niya dito, higalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo, mamuhay kayong may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador.
So makita po natin dito, very specific, kapag ikaw ay mananampalataya, kakapatid na kayo sa Panginoon, magmahalan tayo. Ngayon, para naman sa hindi pa mananampalataya, sabi ito, igala, respeto, kasi they were created in the image of God. Kahit hindi sila mananampalataya, hindi natin babastusin o hamakin sila. Igalang natin. And then, makikita natin ang context, lalo na yung in authority. Huwag niyong babastusin. Hindi niyo sabi, ay, hindi ka Kristiyano, hindi ka namin susundin. No, makikita natin, igalang natin ang ordinaryong tao, hindi mananampalataya. Para sa mga mananampalataya, we love one another. At yung sa mga merong authority, mga barangay captain man, mga government official, igalang pa rin natin sila. Okay? Bilang pagsunod sa Panginoon. So, iyan po ang itinuturo sa atin. Okay? And then, pangalawa, makita natin na let all be harmonious, sympathetic, o tinatawag na sa Greek ay brotherly love. Sabi niya sa 1 Peter chapter 3, verse 8, sabi niya sa mga aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan. May pagkakaisa at nagdadamayan. Magmahalan bilang magkakapatid at may maunawin at magpakumbaba. So ito po ang kaibahan ng mga mananampalataya. And sad to say, alam natin may mga istorya. Yung kakadugo na nga, magkakapatid na nag-aaway pa. Walang damayan. Tama? Lala sa mga partihan. Lala pag namatay yung mga magulang. Pero bilang mga mananampalataya, nagkakaisa kayo, nagdadamayan kayo. Okay? At magiging maunawain at mapakumbaba. Ang dahilan po kung bakit sa mga magkakapatid, okay, hindi sila nagkakaisa nyo dahil nagpapataasan. Tama? Even yun sa mga barkada nyo. Ninyo, kung pare-parehas kayo nagpapataas. At yan ang ugali ng bata nung araw pa. Wala ka sa tatay ko, wala ka sa lulu ko. Pataasan sila. Ako nung araw ganyan, napagod ako sa kung hindi ko kaya yan. Pataasan ka ng pataasan. Kaya hindi ko ako makasabay sa mundo na ito. Okay? Kaya bilang sa Panginoon, kapag nandun ka sa circle of Christians, hindi po yan nagpapataasan. Nagdadamayan po sila. Nag-uunawaan. At mapagpakumbaba. Walang pagmamataas. Naintindihan niyo po ba yan? So yan po ang turo sa atin. At sabi din sa 1 Peter chapter 4 verse 8, ito yung makita natin sa mga talatang ito na sinusulat ni Pedro. Sabi niya, keep fervent in your love for one another. Higit sa lahat, sabi, magmahalan kayo ng tapat. Yung totoo, hindi plastic. Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. So to say, merong nagte-text sa akin, sinisiraan niya yung mga kamag-anak ng kanyang asawa, something like that. Well, sabi ko, lahat naman tayo nagkasala. Tayo pinatawad ng Diyos sa biyaya niya. Kaya yung kasalanan, bawat isa ay talagang na alam ko, pinawi ng ito ng Diyos. Okay? At kaya kung mahal mo ang kapwa mo at siya'y binago ng Panginoon, katulad mo rin, di ba? Pumapawi ito ng kasalanan. Hindi ko iniintindihan. Hindi ako naapektuhan. Pero kapag tineksan ng babae sa babae, chismis na yan. Apektado. Kasi po, yung story niyo, na-text yan ng text. Pag nabasa ng babae, nagagalit. Emotional kasi ang babae. Pero ako bilang pastor, nalang hindi ako naapektuhan. At kung alam ko ang salita ng Diyos, hindi ako maapektuhan ito. Alam ko yung kasalanan na binabanggit niya sa kanyang kapatid, sa mga kakilala niya. Wala. Maghahanap lang nga niya. Sabi niya yung mga tao. Okay? So kapag talagang nandun ka sa circle of Christians, okay, anumang kasalanan mo, kaya mo siyang ibigin. Kasi inibig siya ng Panginoon. Pinatawad na siya ng Panginoon. Nagsisi na siya. So, anumang bagay na nakaraan, ay pinatawad na ng Panginoon. Okay? Pinawi na ng Panginoon. Clean slate ngayon. Tama? So, ganun po ang magpatawad ng Panginoon. Kaya ano sabi ng Panginoon sa mga alagad niya? A new commandment I gave you. Isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano kayo inibig ko. Gayun din naman, mag-ibigan kayo. Kaya sabi sa inyo, ang pag love one another is an old command na. Pero bakit sinabi na ito'y bagong utos? Kasi gagayahin natin ang uri ng pagmamahal na ipinakita ng Panginoon. Okay? Kaya siya naging bago kasi i-demonstrate ni Jesus Christ
ang klase ng pagmamahal niya. Kung paano inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Alam natin yung pagsasakripisyo. Diba? Yun ang ginawa ng ating Panginoon. And then, dito makita natin yung pag-ibig ay sinasabi sa verse 35 naman, ito ang marka ng totoong Kristiyano. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ano masasabi na ang Faith Community Church, ang mga umaatin dito ay totoong believer of Christ? Napakarami pong mga simbahan ngayon. Sabi niya, Kristiyano sila, born again sila, tawag nila doon. Pamano? Eh kung nag-aawayan tayo, nagbabangayan tayo, nagsisiraan tayo, hindi tayo masasabing Kristiyano. Kasi ang totoong marka ng totoong Kristiyano ay nag-iibigan sila sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, people will know that you are Christians by your love. Hindi by your Bible, hindi by your suot. Okay? Nakikita nga dyan, every time napupunta sa Salinas, mga bata tinuturo magsuot ng puti. Hindi sa pamagitan ng pagsusuot ng puti, nang ikaw'y malinis, panglabas yan, yung nagmamahalan kayo, nagmamalasakitan kayo sa isa't isa. Kahit hindi kayo makadugo, hindi kayo relative, nagmamahalan kayo sa isa't isa. Diyan makikita kung totoong mananampalataya ka. Naintindihan niyo po ba yun? Kaya check niyo sarili niyo. Kasi yung ibang plastic talaga, hindi tatagal yung plastic yun. Pero kung totoo yan, magsasakripis yan. Iaalay niya ang kanyang sarili para sa kanyang kapwa. Yun po ang klase ng pag-ibig na ipinapakita ng Panginoon. Kahit hindi mo kaano-ano, hindi mo siya karelative. Okay. Kaya sabi dito sa Romans chapter 12 verse 10, sabi, be devoted to one another in brotherly love. Talaga, italaga mo ang sarili mo sa pagmamahala. Sabi, magmahalan kayo bilang tunay na magkapatid. Higit pa nga sa itong kapatid mo by blood. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo sa inyo. Kaya sabi nga sa inyo, the reason kung bakit nag-aaway-aaway ang magkakapatid, nagyayabangan sa partihan, lamangan. Tama po ba? Pero kapag talagang totoo kayo nagmamahalan, nagpapahalaga ka ng higit sa pagpapahalaga sa inyo. Okay. Ako po, nung papamanahan ako ng nanay ko ng lupa, sabi ko, bigay nyo na sa kapatid kong isa. Kasi masyado siyang gusto niya, nakakalaman siya. Okay. Yung kinuwento ko rin sa inyong isa, natungkol sa lupa, sabi ko, ang dahilan kung bakit nagpuputak dyan, may vested interest din siya sa lupa. Kaya kinuwento ko yung aking karanasan, sabi ko, ang dahilan kung bakit putak ng putak yan, ay dahil sa pamana. Kaya sabihin mo sa nanay mo na hindi ka interesado doon, at yung nagre-reklamong kapatid mo, sabihin mo ibigay sa anak. Totoo po yan, hindi ko sinasabi, sabi niya, nanay niya, narinig ko nandoon sa bahay. Hindi dahil para sa ganang akin lamang. Okay. Hindi totoo po ang aking design. Alam, sabi ng nanay niya, hindi. Baka hindi ko pa nga siya bigyan. Ay, kung huwag naman, sabi mo sa nanay mo, huwag. Yung nga ang gusto nga niya. Kaya nga, putak ng putak yun, sinisiraan ka. Kasi para huwag kang umaga. Pero ang punto ko po dito, yung marunong kang magpahalaga. Kung totoo kang may pag-ibig ng Panginoon, hindi ka sakin, marunong kang magpahalaga sa kapwa mo. And the blessing is this. Kahit sabihin nyo sa magulang nyo, ang magulang nyo naman ang mayroong karapatan kung kanin niya ipaman. At yung sa lupa namin, sabi ng nanay ko, hindi, gusto ko sa iyo. Ganyan. Ito po yung sinasabi ko sa iyo na marunong kayong totoong magmahal. Okay? At sabi pa rin sa Philippians chapter 2, verse 2, sabi niya, to maintain the same life, manatili. Yung same na pag-ibig towards one another. Sabi niya, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan, mabuklot kayo sa iisang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso at diwa. Magkakaisa sila sa puso at diwa, nag-iibigan sila. Hindi sila naglalamangan o nagmamataasan o nagiging sakim. Okay? Sa Hebrews chapter 13, verse 1, sabi niya, let love of the brethren continue. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Okay?
Kunti siya, hindi titigil yan. Okay? Masarap magmahal para sa Panginoon. Kaya sabi sa iyo, mas maigi pa nga. Kaya merong kaibigan na higit pa kaysa sa totoo mong kapatid. Katulad ni David and Jonathan. And that's my name, Jonathan. Okay? Kaya na, natutuwa ako, nakakala ko noon eh, tingnan nga, gusto ko lang para sa kaalaman ng iba, ang pangalan ng kuya ko, Emmanuel, ako, Jonathan, sumunod sa akin, Edward, and Elizabeth. Napansin niyo, letter E lahat sila. Ako lang letter J. Hindi ako ito, anak. Bakit naman napulot lang ako sa taing kalabaw? Diba? Sabi ko nung araw. Pero alam niyo, nung pag-aaral ko ng Biblia, nagbabasa ako ng Biblia, nakapakinig ako ng mga sermon tungkol sa pangalan Jonathan. Napakaganda pala, ang ibig ko sabihin ng Jonathan, gift of God. Siya po ang ibinigay ng Diyos, okay, para piliin. Dapat po siya, by the way, sa history po, si Jonathan ay anak ni Saul. Siya yung unang hari. Usually, kapag hari, ang anak ang tagapagmana, tama po ba? Pero kita nyo, hindi siya naging kalabag ni David. Ang hinirang ng Diyos ay si David. Hindi siya nainggit, sinuportahan niya pa, mapagbigay siya. Di ba yung iba, patayan? Ah, anak yan. Kano sa trono niya, papatayin niya. Ganun ang pangyayari, di ba? Kaya sabi ko, hindi nagkamali ang Diyos sa pangalang Jonathan. Kaya ang aking mga anak ay laging meron dyan. Charis dyan, John Charis. Ibig sabihin, short name, God. Bigay ng Panginoon. Okay? So, yun po yung makikita natin na marunong po tayo para iwasan natin, ayaw natin ng pag-aawayan. Pag alam mo na ito'y bigay ng Diyos, kaloob ka ng Diyos, ba't ka magmamaramot? Di ba? Tama po ba? Ang buhay mo ay binigay sa iyo ng Diyos para magmahalan kayo. Kaya makita din po natin sa sulat ni Juan, okay, sa Epistles, na ito'y pinag-aralan din natin sa 1 John, ito po yung major, okay, na tema ni John, okay? Ito po yung greater na part ng kanyang work, malaki, na talagang makita na binigyan niya ng malaking pagpapahalaga ang pagtungkol sa paksa ng pag-ibig. Sabi, ito ang mensaheng narinig ninyo sa simula pa, sabihin matagal na, ano sabi niya? Magmahalan kayo, okay? So, yan po. So, makita natin dito yung this is the basic, okay? Christian message, kumbaga ay pinakabatayan, saligan, pinagmulan talaga ng mensahe ng isang Kristiyano. Ito ang sinabi ni Pedro sa ating taksa. Siya rin ay sinabi ni Pablo, ni Paul. Okay? At yung din sumulat ng Hebrews, sinabi rin ito, maging si Apostle dyan, binanggit din ito. Bakit nila sinabi ito? Dahil ano? Sinabi ni magmahalan kayo. Okay? So lahat po yan ay naging paksa nila. So nung tinuruan ng Panginoon ang mga alagad, okay, a new commandment, I'll give you, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko. Meron kayong pattern ng pagmamahal. Okay? Kaya sinabi po ito, ginawa po ito ni Pedro, ginawa po ito ni Pablo, yung sumulat po ng Hebrews, hindi lang basta niya sinabi, kundi ginawa maging si John. Okay? Dahil sinabi ng Panginoon. Ngayon, kung titingnan natin yung verb o yung na pandiwa o action word na ginamit po dito, ito po ay isang uri na makaas na uri ng pag-ibig. Bakit? Ito ay pag-ibig na sinasabi of the will. The love of the will. Sa Grego, meron tinatawag na agape o agapaw. Okay? Yan po yung Greek word na familiar po tayo. Pero makita po natin itong highest kind of love na ito, yung agape, ay hindi po ito love of the emotion. Naantig ka, naawa ka, nagmahal ka, hindi po yon. Hindi rin po ito love of feeling. Kinilabutan ka o humanga ka rin. Kundi ito ay love of choice. Okay? Pinili mo ito. Pinagpasyahan mo. Okay? Gusto mo. And also, this is the love of the will. Kalooban mo at kagustuhan mo. Tandaan po natin, you cannot command emotional love.
You cannot command feeling, but you can command this kind of love because it is an act of the will. Isang example niya, di ba, misa, sinabi ko sa inyo, misa ng misis ko eh, nang aasar yan. Aasar yung kainisin kanya. Tapos sasabihin niya, love mo ba ako? Pag inis ka, hindi mo masabi. Inis mo ko eh. Nakita niyo, yung emotion of feeling, hindi mo masasabi. Sabi niya, love mo ba ako? Kumbaga siya sabihin niya ako, love mo ba ako? Eh, inis ka. Hindi ka makasagot eh. Inis ka kasi. Tama, nakita niyo? Hindi mo kaya. Pero sinabi ng Panginoon sa Bible, okay, if you have the agape love, the love from God, loving the unlovable, sabi sa Bible. Kasi ang ibig po sabihin ng agape is loving the unlovable. Okay, kahit hindi ka kaibig-ibig, diba? Sabi ng Panginoon, greater love has no one than this, that a man lay down his life for his friend. Pero alam niyo, ipinakita ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo mga makasalanan. Wala siyang nakita ang kagandahan sa atin, pero ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin. And then, of course, bilang mag-asawa, ebe, mahalin mo yung asawa mo. Pero kung nung oras na yon, iniinis ka, nasaktan ka, hindi mo kaya sabihin mo sa sarili mo, love mo. Eh, hirap ako talagang sabihin sa kanya, nasar mo ko eh. Ang hirap eh, nakita nyo. So, I hope na maintindihan natin later on. Okay? So, tandaan po natin yung tukoy po natin, agape love, o the love of the will, o the love of the choice, ay hindi po yan, ika nga ay pwede, o sabihin natin na isipin natin, ng ordinaryong tao, ay may kakayanan. Kaya po tinawag na natin itong supernatural. Hindi po ito natural. Bakit? Ito po ang sinasabi ng Biblia. It is the kind of love that can respond to a command. Pag sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo, okay? Mag-response ka. Okay? At ito nga pong love na ito ay hindi po natural po ito. At yan po ay makikita natin sa sinabi ng Panginoon sa mga pariseo. Tingnan nyo. Ngayon, ha, sabi niya, the natural man does not have the capacity to love. Kung ikaw ay ordinaryong tao, wala si Kristo, hindi mo nadama ang pag-ibig ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ka pa mananampalataya, wala kang kakayanang umibig na katulad ng supernatural love, the love of the will, the love of choice. Sabi dito sa verse 42, kahabag-habag kayong mga parisayo. Ang mga parisayo po yung mga reliyosong tao yan. Ibinigay ninyo ang ikasampung bahagi ng yerba buena, ruda at iba pang halamang pangimpla sa pagkain, ngunit kinakalikta naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, tamang gawin ninyo ang una. Yung ano kayo na sabihin nyo, bigyan yung ikapo, yung mga pananim nyo, okay lang yan. Pero hindi ninyo dapat kaligtaan ang ikalawa. So, anong ibig po sabihin ng Panginoon sa mga parisayo? Okay, masyado kayong detalyo sa mga religious ceremony. Yan po ang marami sa ngayon. Mga methods, ceremonya. Pero binabaliwala nila ang justisya at ang pag-ibig ng Diyos. Wala, sabi ng Panginoon, you know nothing about this. There are absence from your life. Meron lang silang ano, outward religion. Marami pong mga tao ganyan. Outward religion. Suot puti, magagarang suot, may belo, nagpupunta sa simbahan. Pero wala ang mustisya ng Panginoon. Wala yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kaya sabi sa inyo, marami napunta sa simbahan. May hinihingi lang, di ba? May hinihiling sa Diyos. Hindi talaga wala sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Okay? Kaya tandaan po natin, ang katangian ng mga unregenerated person, yung mga hindi pa binabago ng Diyos, o hindi pa naboborn again, o hindi pa kinakasihan ng Diyos, sabi ng Panginoon sa John 5:42, subalit kilala ko kayo, yung mga mapagpanggap, mga reliyosong tao, alam kong wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. So marami sa mga tao noon na lumalapit sa Diyos o lumalapit sa simbahan, nagpapakitang, sabi nga ng Panginoon, ng mga pariseo, no? Para kayong mga nicho, mga nakaputi, pero bulok ang loob. Ang sabi ng Panginoon, wala sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Napakasaklap
na sabihin ng Diyos sa mga tangian. You do not have the love of God in yourself. Okay? Yan po ang katangian. Bakit? Tingnan nyo, ha? Sabi dito, tingnan natin. Dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Okay? Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din naman ialay ang ating buhay para sa kapatiran. So, ang totoong pag-ibig, may sakripisyo. Tama? Nagbibigay ng buhay. Hindi lang oras. Okay? Naintindihan nyo ba yan? Sabi nyo, mahal mo ang Panginoon, wala akong oras kung may time kayo. Kaya kayo, pag naghihintay din kayo, o naghihikaya kayo, o pag may time kayo, ah. Ewan ko lang kung walang time ang Panginoon, natulog kaya ang Panginoon, ano kaya mangyayari sa planeta natin? Sabi, ito ang totoong, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inihalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Talagang nagsakripisya, iniwan niyang langit, nanawag dito sa lupa. Kaya ano sabi? Kung ikaw totoong mananampalataya, totoong nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos, dapat ialay din natin ang ating buhay para sa kapatiran. Ito ang practical. Hindi natin nakikita yun. Ito ang practical. Tingnan nyo, sabi sa verse 17. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay. Kaya, tingnan natin ha. Kayo gustong-gusto nyo yumaman, kaya. Pero ito ating tanong ko sa inyo. At may nakita kayong kapatid na nangangailangan at hindi nyo ito tinulungan at masabing lang, umiibig ka ba sa Diyos? Maraming tao gusto yung prosperity, tama? Marami po punta sa church. Ay, yan ang gimmick ngayon ng marami. Yumaman. You name it, you claim it, yumaman ka. Pero nakita niya ang kapatid niya nangangailangan, hindi naman tumulong. Di ba? Maraming ganyang mayayaman. Hindi totoo yan. Wala sa kanila ang totoong pag-ibig ng Diyos. Kaya maraming mga tao sumisimba lang para sa kapakanan lang. Pero ang totoong pag-ibig, nag-aalay ng kanyang buhay para sa iba. Tumutulong siya. Ginagamit siya ng Diyos para maging pagpapala sa iba. Kasi, sabi sa Bible, manasabi niyo na totoo kang mananampalataya sa magitan ng iyong pag-ibig. Sabi niya, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Sabi pala sa 1 John chapter 4, verse 12, if we love one another, God abides in us. Kung nagmamahalan tayo sa isa't isa, nananatili ang Diyos sa atin. Kailanman, sabi, walang pang tao nakakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos, okay? God abides in us at nagiging ganap ang ating kanyang pag-ibig. Talaga nakikita natin na perfect yung love sa atin. Nararanasan natin experiential na yung pag-ibigan sa isa't isa. Sa kabilang banda, makita natin, okay? Kung ang Diyos ay hindi nananatili sa atin, okay? Kung wala ang Diyos sa atin, hindi tayo makakapagpakita ng pag-ibig sa isa sa level na sinasabi ng Panginoon na nagsasakripisyo tayo. Kasi nga, wala ang Diyos sa atin. Pwedeng maranasan mo yung tinatawag na erratic love, yung romantic love, yung attraction mo sa opposite sex. Opposites, ha? Hindi, ano, ha? Hindi yung lalaki sa lalaki, sa babae, ha? Okay? Yung erotic love, romantic love sa mag-asawa. We can feel also yung affection, pagmamahal, pileo, brotherly love. Okay? Pwede rin nating maranasan tinatawag na Bible storge. Ito po ay Greek word sa family love o natural love. Diba? Sa magkakapatid, pagmamahal sa apo, diba? Natural yan. Nanay, sa anak, magkakapatid, natural yan. Binigyan ng Diyos yan ang lahat ng tao. Kung yung hayop nga, minamahal niya yung mga ano niya, di ba? Pagtatanggol niya yung mga anak niya. Ganon din ang mga magulang. And sad to say, nakakalungkot sa ngayon, binababoy ng anak ang mga anak. Yung binubugaw, di ba? Yung online sexual exploitation na nangyayari. Okay? Pero again, sa isang natural na tao, pwedeng maranasan niya yung erratic love,
human affection o phileo love, brotherly love o family love. Yan ang tatawag na natural love. Pero ang tinutukoy po natin dito, ay sorry, ang tinutukoy po natin dito ay yung tinatawag na supernatural kind of love. Kakaiba. Higit sa natural o galing kamanghamanghang klase ng pag-ibig. Ito yung love by the act of the will. Ginusto mo ito. Gagawin mo ito dahil ito'y gusto mo, dahil sa ito ay response, tugon mo, sa command is to love that is uniquely possessions of believers. Kasi itong inuturo ng Panginoon, magmahalan kayo kahit masama sa kalooban mo. Okay? Dahil sabi ng Panginoon, mamahalin ko. Naintindihan niyo? Very unique to. Kakaiba ito. Hindi ito natural. Okay? Hindi ito galing sa piling. Kaya kung base sa piling, yung pagmamahal mo sa Panginoon, sa kapatid mo, tinatamad ako, masama katawan ko, nagtrabaho ako, dami kong ginawa, sarap matulog, paglinggo, malamig pa naman, umulan. O, piling yun. Saka na lang ang pupunta. Piling yun. Pero dahil sinabi ng Panginoon na mahalin po, pakita mo yung pagmamahal mo, paano mo mapapakita ang pagmamahal mo sa Diyos at pagmamahal mo sa kapwa, mananampalataya? Saan? Sa restaurant? Sa SM? Sa sinihan? No, sa church. Hindi sa feeling yan. Hindi sa emotion. Kundi it's a will. Gusto mo. Kahit ayaw mo. Kahit tinatamad ka. Kaya ito, ang tanong, pangalawa, susunod natin, tanong, kailan natin naranasan at enabled to love supernaturally? Kailan yun? Na tayo nagkaroon ng pakayanan na umibig naturally. Okay. Sabi niya sa verse 22, sabi niya, since you have in obedience to the truth, purify your souls for a sincere love of the brethren. Okay. Sabi sa Tagalog, yamang nalinis na ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. Okay? So, ang tinutukoy po dito ay yung purification o yung paglilinis ay kaya po tayo nakakaibig ay dahil ano, na-purify na ang ating kaluluwa sa magitan ng ano, pagtalima sa katotohanan. So, ang tinutukoy po ni Pedro rito ay walang iba kundi yung ating kaligtasan. Nung tayo ay naligtas, yun yung time na na-purify po tayo, okay? At pagkatapos tayong sumunod sa katotohanan ng Ebanghelyo, tayo po ay naligtas. So, makita po natin dito ang salvation o kaligtasan ng isang mananampalataya, then become the great capacitator. Ano yung ibig sabihin yun? Binibigyan kanya ng kakayanan. Okay? Kung dati hindi ka makaibig ng mga taong kaibigan, gusto mo lang, yung lovable lang. Yung nagbibigay sa iyo, mabait lang sa iyo. Di ba? Kaya mo yun. Pero yung mga nang-aasar sa iyo, mag-iis sa iyo, hindi mo ko sinada mukha. Okay? Kaya mo mahalin. Kasi nga, niligtas ka ng Panginoon. Tanda mo, ikaw rin. Hindi ka ibig-ibig sa Diyos. Tanda mo. Yan ang pong ibig sabihin noon. Ang laging titingnan mo yung salamin mo kung bakit ka, meron ka bang kaaya-aya? May nagawa ka bang kabutihan sa harapan ng Diyos? So, kung inibig ka ng Diyos, bibigyan ka niya rin ang kakayanan ng umibig sa iba. So, ang salvation makita natin ay become in the moment, sa time na talagang ikaw ay niligtas ng Panginoon, ito yung great event wherein we were given the capacity to love with a genuine love. Binigyan kanya ng kakayanan na talagang umibig ng totoo. Hindi plastic. Okay? Kaya sabi ko, natetest yan sa sarili niyo ako. Kaya ako pumunta doon sa ABSI. Kung sa ABSI po ay yung bahay silungan ng mga batang mga na-abuse ng kailang magulang yun, ha? Nagbenta lang kailang nga ang mga bata. Nahawa ko, walang, dapat magulang ang magmamahal doon, di ba? Kung po pwede ko lang ampunin yung mga iba doon, ampunin ko talaga eh. Basta sabihin nyo, eh, di mo naman anak yun eh. Pero yun nga eh, gusto mo magmahal, totoo yung pagmamahal mo. Kung po pwede nga lang, alam, bawal daw pala sa, dahil sa ating batas.
Pero ang punto ko ay, i-check nyo yung sarili nyo. Kaya nyo bang magmahal mga ganun? Pinabayaan ng kapwa, ng magulang nila mismo. Kaya sabi dito, nangyari po yan, yung sinasabi na, since you have purified your soul. Ano po yung ibig sabihin ng purified? It means to cleanse. Dalisayin to purify. Yan po yung ibig sabihin niyan. So, ang ibig sabihin din, ito yung perfect tense, okay? Ito yung kasalukuyan, looking to the past act with the present continuing result. Okay? Ito po ay nangyari ngayon, pero makita natin ay nililinis yung mga dati mong ginawa na merong patuloy na resulta. Kaya sabi nga sa inyo, kahit mo sabihin ang kamalian ng isang tao, kung alam kong pinatawad siya ng Diyos, mananampalataya siya, babanggitin mo yung nakaraan kasi mapasok, alam mo, trabaho ng Diablo, kung ano yung baho ng kapwa mo, babanggitin mo para itaas mo sarili mo. Pero kapag ikay mananampalataya, alam mong pinurify ka na, nililis ka na ng Panginoon yung nakaraan mo. At ikaw ay nagpapatuloy. Merong continuing resort po ito. Okay? So, makita po natin, sabi niya, now that you have already purified your soul, love one another. Dahil nalinis na yung kaluluwa mo, magmahalan na kayo sa isa't isa. Maliwanag? Itong basis talaga eh. Kaya mo mahalin kahit merong ginawang masama ang kapatid mo, totoong mang kapatid mo yan, by blood, by relationship, at lalo higit yung kapatid mo dito sa pananampalataya. So, hindi mahalaga sa akin nakaraan mo. Kung ikaw talagang pinatawad na ng Diyos, sabi ng Panginoon, kung ikaw nakaraan na sa kaligtasan ng Panginoon, nilinis ka na ng Panginoon. So, in other words, sabi niya, the loving of one another, yung pagmamahalan sa isa't isa, ay pinatutunayan na ito na ang iyong kaluluwa ay nalinis na. Kaya yung pinagdududahan ko tuloy yung kaligtasan ng taong text ng text ng kasamaan. Nalinis na ba ang iyong kaluluwa? Pinatawad ka na ba ng Diyos? Ba't inuusig mo pa? O trabaho ng Diablo yan eh, yung mang-akusa, halukayin ang baho at kasamaan ng taong. Naintindihan niyo ba yan? Kasi kung totoong mananampalataya ka, hindi ka nagchismosa, hindi ka na marites, hindi ka na malinira ng taong. Ito yung papatunay. Loving one another, kung nagmamahalan kayo, ito yung nagpapatotoo na ang puso mo, ang kaluluwa mo ay iniligtas na ng Panginoon. Sa kabilang banda, makita po natin dito, ang isang maruming kaluluwa, makasalanang kaluluwa, hindi pa nalilinis na kaluluwa, ang sanctified soul, ang redeemed soul, ang saved soul, ang converted soul, ang transformed soul, hindi pa binabago, cannot love. Hindi siya makakapagmahal. By the way, ang ibig po sabihin ng soul ay walang iba kundi ang sarili mo at sarili ko. It is your person, yourself, the real you, or buo mong pagkatao, o buo mong spiritual being. That's your soul. Kaya sabi ng Panginoon, yun yung favorite verse ko, ano mapapala mo kung makamtan mo ang buong sanlibutan, mapahamak ang iyong kaluluwa. Maraming tao naghahangad ng yaman ng buong mundo. Hindi, ako nga, SM lang gusto ko eh. Sabi kasi ng SM, we got it all for you. Totoo ba yun? Hindi ah, kasi nungalingan yun. Hindi lahat nandiyan sa SM. Pero ang bibigyan ng SM lang, pagkain, nasa isip ko kasi yun, pag nagutom mo, puta ako dito, opa, sa tanghalian, ito. Pag wala akong damit, gusto ko sapatos, kaya. Yun ang mentalidad ko nung araw. Pero sabi ng Panginoon, kung mapapahamak ang iyong kaluluwa pupunta sa impyerno, wala. Walang saysay. So, tandaan po natin, ang ating kaluluwa ay walang iba kundi yung sarili natin. Ito ako, nakilala ko sarili ko. Okay? Ang iniibig ko, sarili ko. Kung ano yung gusto lang ng sarili ko. Okay, doon ko napatunayan. Pero itong kaluluwa na ito ay walang iba kundi ay sabi, ay totoo, tao ito, hindi ito, kanga ay espiritu lang. Okay, sabi niya, sabi ni Peter, nang kayo'y tinanggap ang layunin ng iyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa. Salvation of your soul. Ibig sabihin, person ito.
Hindi ito espiritu o kaluluwa lang. Hindi iniligtas ng Panginoon yung ating kaluluwa. Kaya sabi nga, baliwa na kahit andyan ang kayamanan ng mundo, kung mapapahamak, hindi maliligtas ang iyong kaluluwa, wala. Sayang. Zero. Diba? Natandaan yung ating pinag-aralan, gusto tayo. Kawalan. Beauty life. Diba? At sabi pa sa 1 Peter chapter 4, verse 19, sabi niya ay keeping their soul to Him in well-doing as unto faithful Creator. Okay? So, makita po natin yung kaluluwa na ito ay walang iba kundi ito yung real person na ililigtas ng Panginoon. Okay? So, again, so you have received the capacity to love at the time when your soul were purified. Okay? Nung nililis ang Panginoon sa salvation, binigyan niya tayo ng kapasidad na umibig. Okay? So, ang ibig po sabihin yan, tinitingnan po yung past event in which reader, okay, yung mga nakikinig o na bumabasa ng sulat ni Pedro, ay sinasabi niya na linis na, napurga na kayo, nadalisay na yung inyong kasalanan, at ito ay nagkakaroon ng continuing result that they now have the capacity to respond to a command to love. Dahil nalinis na, napurga na kayo. Di ba yung pinupurga, may bulate ba yun? Tama, no? Pinupurga. Yung masama sa loob nyo, sa labas man, okay, nililis na kayo ng Panginoon, magmahalan na kayo sa isa't isa. Pare-pareho na kayo, clean slate na kayo. Hindi, tingin na kayo, bato, putik mo. Di ba? Yun ang ginagawa ng kasalanan. Alis na kayo sa harapan ng Panginoon. Kaya, magmahalan na kayo. Okay? Ang tanong, kailan nangyari yung purification? Okay? Maliwanag na sinasabi sa atin kanina na ito ay nung tayo ay ipinanganak na muli o yung na-save tayo. Ayan sinasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, being born again. Okay? Yamang ipinanganak na kayo. Okay? So, doon po nangyari po yan. Okay? Nung na-purify tayo, na-born again din po tayo. Okay? So, you were born again at the moment of salvation. Again, sabi nga sa inyo, yung born again ay yung regeneration. Ito po yung pagkilos ng Panginoon. And then, you were purified at the moment of salvation. Sabay po yan. Okay? So, yung born again po, makita natin, ito po ay kilos ng Diyos. Siya po yung actor. God is the actor who gave you new life. Ito ay work ng Holy Spirit. Yun namang you purify your soul, it is an active pagkilos mo na makita natin in a human point of view. Okay? Viewpoint. So again, you purify your soul at the time God transform you. Nung binago ka ng Diyos, ang Holy Spirit, kinilos ka ng Diyos, binago ka, nililinis mo na yung kaluluwa mo. Okay? So ibig lang po sabihin yan, yung isa, tinitingnan niya, looking back at the moment of salvation from a divine sight, verse 23, na sinasabi, you were born again, yun ay gawa ng Diyos. Yung pagiging born again, hindi po ito reliyon, kundi yung babaguhin ka. Bago. Tandaan nyo, sinabi ito ng Panginoon kay Nicodemo. Nicodemo po ay reliyosong tao. Hindi niya idadagdag si Jesus Christ, kundi baguhin, sabi ng Panginoon, ibang paniniwala mo, kaalaman mo, katuruan mo. Bago. Okay? Kilos yan ng Diyos. Okay? And then, pangalawa, makita natin, titingnan mo naman the moment of salvation from the human side, yun yung pinasawag na purified. So, ibig sabihin, nung ikaw ay naligtas, kumilos ang Diyos sa iyo, at makikita mo na pinupurify ka niya at ikaw rin nililinis mo yung sarili mo. Okay? Kasi nga po, ang salvation ay ibig sabihin niyan, purging event. So, pinupurga ka kung may bulate ka, kung may masama sa tiyan mo, lilinis niya, pupurge, aalisin. Okay? So, tandaan po natin, salvation ay hindi lang kine-cleanse yung nakaraan mo, kundi binibigyan ka niya ng kakayanan sa hinaharap. Maliwanag?
Kaya yung mga nakaraan, yung babatuhin mo, yung kinukwento nga sa akin yun, nagtetext, yung mga nakaraan yun, mga kinukwento yun, ay, nakaraan na yan eh. Kung talagang mananampalataya, baliwala sa Panginoon. Kasi, nilinis na siya, pinurga na. Kumbaga, itinapo na sa toilet yun, wala na. Kaya sabi nga lang sa, kapag pinatawad ka ng Diyos, inihagis ang iyong kasalanan sa ano? Sa malalim na dagat at nakalagay doon, no fishing. Huwag mo nang fishingin yun. Huwag mo nang balikan. Maliwanag? Yung po ang salvation. Yung nakaraan mo, past. Nilinis na. At binigyan kanya ng kapangyarihan o karapatan, enable para sa future mo. In other words, okay, it is not only deal with the sin of the past, yung nakaraan mong kasalanan. In a sense, it gives you new power for the future. Binibigyan niya kanya ng kapangyarihan sa hinaharap. Kung dati lasinggero ka, basagulero ka, babaero ka, adik ka nung araw, pag ikaw'y naligtas na born again ng Panginoon, wala na yan. Natatanggihan mo na yung alak, natatanggihan mo na yung drugs, natatanggihan mo na lahat ng mga tumutukso sa iyo. So, yung pong ibig sabihin ng salvation, it is a cleansing that not only cover, but cleansing that enables. Tanda yun, nung nagkasala si Eva si Adan, anong ginawa nila nung nagkasala? Ay, hubad pala kami. Tinakpian nila ng ano? Dahon. Katanggap-tanggap ba sa Diyos yun? Dahon? Hindi. Anong ginawa ng Panginoon? Pumatay siya ng hayop at yung balat ng hayop ang ipinantaklo. The blood. Kailangang mapatawad ka ng dugo ng ating Panginoon. So, yung pong ginawa ng Panginoon, it covers our sin. And also, sa paglilinis niya, binibigyan kanya ng kakayanan na mapagtagumpayan. At ito po ay makikita natin sa Ezekiel. Tingnan nyo. Yung purging the past. Sabi niya, sa Ezekiel 36, verse 24 to 25, sabi niya, titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Ano tingnan nyo? Paano lilinisin? Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay. Distilled water. Hindi kanal. Di ba yun? May maraming, San Juan, di ba? Galing sa Pusali, kaya nagagalit yung iba. Di ba? Ang iwiwisik sa atin ay tubig na dalisay. Bakit? Para ano? Luminis. Tapos sabi, aalisin ko rin ang naging mantsa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Kita niya. Di ba? Pag ikaw nagkasugat, nagkakaroon ka ng peklat ba yun? Sa peklat na yun, naalala mo, nasugatan ako, naipit ako, ito, naiiwa ako. Ganoon po ang epekto ng kasalanan. May naiiwang mantsa. Kita niya, aalisin din ang mantsa. Yung remembrance o guilt. At yun yan, ganyan po siya maglinis. Magaling siyang maglaba. Lilinisin kayo, dadalisayin kayo, at maging yung marka o mantsa. Tapos anong gagawin naman niya? Ito yung capacity mo. Diba sabi sa inyo, ang pagliligtas ng Panginoon, hindi niya lang tinatakluban, nililinis ang nakaraan mo, bibigyan kanya ng kakayanan. Tingnan nyo, ang sabi niya. You have the new capacity in the future. Ito yung new capacity. Bibigyan ko kayo ng ano? Bagong puso, bagong espiritu. Yung masaway, yung pasaway ninyong puso, gagawin kong masunurin. Di ba? Lahat tayo pasaway. Kita nyo, babaguhin ka. At sabi niya, bibigyan ko kayo ng espiritu upang makalahat kayo ayon sa aking tuntunin at masunodin nyo ang mabuting aking mga utos. Kita nyo. So, hindi niya lang nililinis tayo, hindi ano, binibigyan niya tayo ng kakayanan. Bakit? Kasi sa kanya galing yon. Binigyan niya tayo ng bagong puso at bagong espiritu sa Panginoon. Okay? So, yan po yung tinatawag ng the new covenant. At hindi lang po yan. Ang sabi ni Pedro, binigyan niya tayo ng ano? Divine nature. Kung dati, simple nature lang,
ngayon ay meron na tayong divine nature. Mayroon na tayong kakayanan. Kung dati kasi, kung sarili lang natin, wala tayong kakayanan. Lahat ng tukso sa atin, di ba? Yung ano yung masama sa atin? Masamang nasa and evil, ano? Imagination. Masamang pagnanais at masamang pag-iisip na hindi pa ginagawa. Okay? So kapag binigyan ka na ng Diyos ng bagong nature, makakaiwas ka na doon. Hindi na yun ang gusto mo. Kaya ang sabi ni Pedro sa 2 Peter 1:9, yung salvation na ito ay katulad ito yun ng purification, sabi niya. Sapagkat yung wala na sa mga bagay na ito ay dati bulag na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Okay? So yun daw mga hindi pa talaga totoong naligtas, hindi, nalilimutan na lang. Okay? Yung mga mananampalataya, nalilimutan nila na nililinis na sila ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. So, ito ang tinutukoy ni Pedro na ang salvation na ito ay tumutukoy talaga sa atin na tayo ay ano, nilinis na ng Panginoon. Okay? So, again, it is the purifications of the past, nililinis na yung nakaraan, and also, it is the purifications for the future that enables you to live a different life. Iba na ang buhay mo. Iba na yung pag-iisip mo, takbo ng isip mo. Okay? Iba na rin yung magmamahal mo. You think different thoughts and to love in a different way. Diba? Tingnan yung mga walang hindi pa mananampalataya. Iba isip niya, mapanglamang yan. Tama? Lagi nanlulupo. Yung iba, hindi marunong magmahal yan. Manluloko pa rin. Nililigaw, kaya nga yung sabi yan, liniligawan kita, ililigaw, lulukuhin pa rin. Diba? Yung ligaw, root word, ligaw. Sabi, oh, doon, papunta sa pote, doon. Hindi, doon sa pote. Iniligaw. Okay? So, totoong pagmamahal, different. Okay? So, again, panggitin natin, very specific, sabi nga kasi, pansinin lang natin, no? I mean, since you have purified your soul, ang tingin natin, parang gawa natin ito. Parang gawa ng tao. It sounds a human work. Okay? You purify your soul. Pero mali po, maliwanag po na sinasabi dito, it is not a human work, it is the work of God. Balikan uli natin yung Ezekiel, di ba sabi niya? Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalaysay upang kayo, ano? Linisin. Aalisin ko. Sino yung nagsasaltan to? Ang Diyos, di ba? Ang naging mansyan ninyo sa inyong mga Diyos-Diyosan. Tingnan pa natin sa verse 26. Sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Okay? Ang masuwayin yung puso ay gagawin kong pusong masunurin. Sa verse 27, bibigyan ko kayo ng Espiritu. Okay? Maliwanag, di ba? Sinong gumagawa niya? Ang Diyos. At tingnan nyo, ito ang ganda pa. Verse Corinthians chapter 1, verse 26 hanggang sa sumusunod. Sabi natin ninyo, mga kapatid, alalahanin niyo ang inyong katayuan nung kayo'y tawagin ng Diyos. Sino tumawag sa inyo? Ang Diyos. Ilan lamang sa inyo ang matatawag na marunong, makapangyarihan, maharlika sa paningin ng tao? So sabi ni Pablo sa mga Korinto, isipin niyo ha, ang katayuan niyo nung tinawag kayo ng Panginoon. Hindi naman sa inyo marami marurunong eh. Makapangyarihan, maharlika sa paningin ng tao, yun ang standard ng tao. Sabi, hindi kayo mayayaman, hindi kayo makapangyarihan. Okay? Pero sabi niya, subalit ano, pinili kayo ng Diyos. Ang mga naturing hangal, ang tawag sa inyo ng mga tao, sa mundo nito, hangal kayo sa salibutan, upang hiyain ang marurunong, nagmamarunong, pero pinili niya ang naturing mahihina upang hiyain ang malalakas. Ito niya, yung mga nagmamarunong sa mundo nito, matatalino, ayaw kumilala sa Diyos, ang tingin sa mga mananampalataya, bupo, okay? Hangal. Pero ikaw ang pinili ng Diyos. Bakit? Para hiyayin ang mayayaman at matatalino sa mundo nito. Okay na yun? And then sabi pa dito, pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, ordinary people, mga hampas lupa. Mga mahihina sa salibutan to, nasa laylayan, di ba sabi ni Lenny, nasa laylayan ng lipunan upang ano, ipawalang saysay ang kinikilala ng salibutan yung mga mayayaman o matatalino. Kaya sabi,
walang sinuman ang makakapagmalaki sa harapan ng Diyos. It is the work of God. Wala kang ipagmamalaki. Kaya sabi niya sa verse 30, sabi niya, sa kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo, sabihin ko, ano meron kayo ngayon? Dahil sa Diyos yan. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus. Ano ginawa niya? Si Kristo ang siyang ginawang karunungan natin. Sa magitan niya, tayo ay itinuring matuwid sa harapan ng Diyos, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya sabi sa verse 31, kaya nga tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ipagmalaki niya lang ay ang ginawa ng Diyos. Wala siyang pwedeng ipagmalaki. Maliwanag po ba mga kapatid? Salamat sa Panginoon. Kahit sabihin nating mahina ako, ang tingin ko sa sarili ko, mahina. Sa magkakapatid ako, pinakabobo. Pero salamat at pinili ako ng Panginoon. Wala akong pagmamalaki sa harapan ng Panginoon. To God be the glory. Kayo ganun din. Okay? I hope na makita natin ito. It is not a human work. It is the work of God. It is the work of God. Okay? At ito pa, maganda pa sinabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Sabi niya, hindi ba ninyo alam, okay, na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Sabi niya, ang mga nakikiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Kaya na, maliwanag sa Bible yan, yung mga bakula at mga tomboy. Okay? Walang bahagi sa Diyos. Mga nagnanakaw, mga sakim, nang lalasing, nang lalait ng kapwa, nang daraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Okay? Ano sabi ni Pablo? Ganyan ang ilan sa inyo noon. Ibig sabihin, yung mga katangi yun, lahat yun ay nangyari sa inyo in the past. Manumanag, yung mga membro ng church sa Corinthians, ganoon ang ginawa sa inyo. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Pero tingnan nyo, subalit kayo, ano ginawa ng Panginoon? Pinatawad, nilinis na ang inyong mga kasalanan. Sabi niya, ginawa na kayong banal ng Diyos. Sino gumawa? Ang Diyos, it is the work of God. Yung marumi, makasalanan, pinatawad, naging banal, pinawalang sala pa, not guilty. Na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya maliwanag po mga kapatid, God did it all. God wash you. Pinatawad na kayo, nilinis na ang inyong kasalanan in the past. God sanctify you. Ginawa na kayong banal. Ibig sabihin, sineseparate na kayo sa masamang gawain ninyo. At hindi lang yun, God justify you. So, ibig sabihin, yung ginawa nyo yung daan, not guilty. Paid na. Hindi na kayo sisingilin ng Diyos. Maliwanag? Ito pa, patungkol naman sa mag-asawa. Ayan na, tingin nyo ang ganda nito. Sabi niya, He sanctified her, yung babae, He also sanctified or cleansed her. Ang tinutukoy dito ay yung church. Tingnan nyo ha, mga lalaki. Mga lalaki dyan ha, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Okay. So, ibig sabihin, magsasakripisyong lalaki para sa babae. Ha? Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Okay? Upang ialay ito sa Diyos, ito ang purpose, para malinis sa magitan ng tubig at ng salita. So, lilinisin. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maharap niya sa kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis ni kulubot man upang ito ay maging banal at walang kapintasan. So dito po makita natin ang magandang analogy, no? Nasa mag-asawa, ang lalaki, mamahalin yung asawa niya para maging malinis ito upang ito'y maging banal at walang kapintasan. So ito ay responsibility ng lalaki, yung pagmamahal. So ganoon din, makita natin si Jesus Christ, sinasanctify niya yung church. Nililinis niya ito. Kaya sa church,
talagang sinasabi yung mga kamalian ninyo para magsisi kayo. Hindi yung kikilitiin lang kayo ng pastor. Hahayaan kayo sa pagkakamali ninyo. No. Yun ang gusto ng Panginoon. Iligtas niya kayo, linisin niya kayo. Okay? So, yan po yung sasabi niya sa Titus chapter 2, verse 14. Okay, tapusin lang natin to. Sabi, Christ gave himself for us, he purified us.
bilang binibigyan mo kami ng kahena para hindi na namin balikan, iwanan lang namin ang aming mga sasamang kasalanan na ito na hindi nakakalaisip. Kaya we thank you, Lord, sa mga salita na ito sa isinulang depesimit para sa mga mananampalataya. Na maaaring inuhusik kami sila ng mga dati nilang kasamaan na mali ng Panginoon. Pero salamat in reminding us. Pinatawad mo na kami, Panginoon. Ililis mo na kami. Pinabanal mo na kami. At idaling banal, Panginoon. Lahat kami ito, Panginoon. Ay dahil sa ginawa kita, Panginoon. Kaya nais namin balik sa iyo ang kapurihan at kaluwalan din. Para naman, Panginoon, sa mga hindi pa mananampalatayan, naway mangusap pa po sa amin. Bigyan mo rin sila ng puso na nagsisisi. Magkaroon ng design na magbago kayo sa tulo ng iyong kapangyarihan. Ito ang anila sa pangalan ni Jesus. Amen.